Manila, ang ilang transport groups na itaas na sa 20 pesos ang minimum sa pasahe sa jeepney. Mahal na nga raw ang petrolyo, ang mahal pa na mga pyesa ng sasakyan. Nasa frontline ng balita niya, si Gerard de la Peña. Sinong motorista ang hindi kukunot ang noo sa taas ng presyo ng petrolyo ngayon? Sa Metro Manila, naglalaro sa 54 hanggang 84 pesos ang diesel at 57 at 73 pesos sa gasolina. Mahal din ang kerosene na 73 hanggang 84 pesos na ang presyo. Ganyan na ang presyuhan ngayon dahil sa higit pisong oil price hike kanina. Kaya ang mga tsuper, luging-lugi na raw sa mahal ng petrolyo. Yung mag-aabong ko po, parang kain ano lang po, parang ano lang, kung ano kitain, baon ng mga bata. Tapos biyay na naman kinabukasan, parang ganun lang talaga ang buhay ng driver. Sakto-sakto lang po. Paliwanag ng Department of Energy, ang taas presyo ay pagtaas ng demand sa India at China. Gayun din ang pagbabawas ng produksyon ng oil-producing countries, pati na ang gulo sa Middle East. Madami pa rin factors na humahatak para tumaas. So hindi lang yung fundamentals ng supply and demand. Yan nga, geopolitical conflict, yung mga speculation. Kasi yun lang misa, advisory lang, di ba? Nagre-react na ang merkado. Mula Enero, higit 5 beses na nagka-price hike. Pinakamalaki sa gasolina na higit 6 pesos at higit 5 piso sa diesel. Karaniwang gamit ito ng mga pampasaherong jeepney. Kaya para sa transport groups, dapat aksyonan na ng LTFRB ang petisyon na lang 5 pisong taas singil sa pasahe. Kung maipatupad yan, mayiging 17 pesos ang minimum fare sa traditional jeep mula sa original na 13 pesos. Ang 14 to 15 pesos na pasahe naman sa modern jeep, papatak na ng 19 to 20 pesos. Agosto noong nakaraang taon na magsampa ng petisyon ng mga transport group para sa dagdag singil sa pasahe. Oktubre naman na magpatupad ang LTFRB ng pansamantalang pisong dagdag singil sa pasahe sa mga jeepney. Pero makalipas ang ilang buwan, bahagyang bumaba ang presyo ng langis. At ngayon, kakailanganin na daw talaga ang fare hike. Bukod daw sa petrolyo, tumataas din ang presyo ng piyesa ng mga sasakyan. Depende pa rin sa board kung ano ibibigay nila. Kaya lang po, dapat yung ibibigay naman nila, yung karapat-dapat lang, na makaka-break even lang yung aming mga katsuperan. Kung mapapagbigyan ng dagdag singil sa pasahe, kaya pa kaya ng bulsa ng mga commuter? Imbis na pambili na lang ng pagkain, may dadagdag pa namin sa pamasahe. Medyo masahe? Opo, yun nga po. Kung pwede nga lang lakarin, maglalakad na lang po ako. Mabigat na po yun sa bulsa, sir. Kasi lahat na ang bilihin ngayon, ang tataas na, ang mamahal na. Hindi pa makapag-gumento rito ang LTFRB, pero posible raw na sa susunod na 2 linggo, madedesisyon na ang fare hike petition. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.